Magandang araw mga ka-farmers. So, welcome to our channel. I got Roldan TV. Mga ka-farmers, ay nanganap din na din na yung isa kong inahin na overdue na. Kaya yung isa niyang biik, yan ay namatay. Yan, animals na lahat. Kambito yun, yung namatay. Anim, yung nanito. At, iwan ko lang kung mayroon pa bang nalabas kasi lumabas na yung unan o yung sapin niya. Yun mga ka-farmers, kay itahindi pa tayo kung may lalabas pa na biik tong inahin natin o last na ba yung pang pito, pero anin na lang kasi may namatay isa eh. So hintay-hintay tayo. Tingnan natin eh, parang napagod yata. Hindi na ko pa pinapatayo pero ayaw tumayo. Expected date pala nito mga ka-farmers ay August 6, pero ngayon lang nanganap August 10, so sobrang bili na, kaya namatay yung isa kasi I think nakakain ng ugaw or mga ka-farmers kanina nung nagpatulog ako kay sa anak ko ay nanganak na pala yung inahing baboy ko. So pagkatapos nung natulog na yung anak ko ay pumunta ako dagpo dito para tingnan yung update ko yung inahing baboy ko kung ano na nangyayari sa kanya, nanganak na ba o wala pa. So pagtingin ko ay nabutan ko na nanganak siya ng dalawa. So agad-agad akong kumuha ng cloth or tela para punasan yung dumi sa katawan ng mga biik. So yung pangatlo na ay nabutan ko na, pero sorry to say, yung pangatlo ay namatay. Yung why are you crying? Akala ko patay din kasi nangingalo, so incubate ko para recover naman. Salamat sa recover siya. Mga ka-farmers, ngayon ay natapos nang mag silang ng beef yung inahin ko, so ang gagawin natin ay magputol tayo ng ipin para hindi masaktan yung inahin natin. Thank you.
tapos ay lalagyan natin sa kanyang ilahin. Tayo sabit sa pagbuto ng ipin kasi may lumabas isa. Thanks God, may bisin pa lumabas. Ito yung ipit na mamatay, mga kapalmers. So, huwag natin ito. Ito. Huwag natin ito. 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 Kasi yung isa eh. Ay, pinibit mo na natin. Malakas.
sa malakas. Yan mga ka-farmers, pinasusuko na yung mga bait niya. Para kung ano pa yung hindi lumabas sa kanya, ay lalabas na. So lahat ay walo, lahat yung bait niya mga ka-farmers. Yung isa ay patay. So pito lang yung buhay. Mga ka-farmers, hindi ko in-expect na manganak pa ng apat yung pinahin na to. So lahat ng piik niya ay 11 mga ka-farmers. Oh my God! Wow! Para makarecover agad. Yung iba ay nandili ko na. Yan mga ka-farmers. 2, 4, 6, 7. 7 yung nandyan. At 3 ang nandun sa incubate. At isa yung patay. So 11 yung lahat ng biik niya. Nung unang panganak nitong biik na to is siyam. Ngayon ay 11 na. Ang dami. So blessed tayo ng mga farmers. Thank you God. Binigyan tayo ng blessing na ganito. Sana pagpalain tayo. Yung biik na yan mga farmers, yan yung nangyayalo. Labas siya ng kanyang inahin. Sobrang sobrang payat yan. Kala ko yun yung may buhay. Alawa ng Diyos na buhay na may. So makakaawa pa rin. Sobrang payat. Sobrang payat. Yan mga ka-farmers. So 10 sila lahat. 11 sana yung san, pero namatay yung isa. Pero blessed pa lang tayo. Kasi yung dami nila. Ang sarap tingnan. Ayun. Sana walang mangyari sa iba dyan. Kaya iba. Do you want to know?